Aming Ama, salamat o Diyos sa oras na ito na kami po'y makalalapit sa inyo. Salamat dahil kayo po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari na nanguna mula sa paglilikha hanggang sa pagtatapos ng lahat ng bagay ay kayo po ay may control, kayo po ay may soberanya at kayo po ang maluluwalhati sa lahat ng pangyari. Kaya po ngayon sa aming iglesia, patuloy naming kinikilala ang iyong pagka-Diyos, ang iyong pagiging Panginoon at pagiging ulo ng iyong anak na si Jesucristo sa iglesyang ito. Kaya tinataas namin, Panginoon, ang aming mga church concerns, unang-una sa lahat, ang kabanalan at pagkadalisay ng aming iglesia. Salamat o Diyos dahil sa mga development na nangyayari sa aming iglesia, Panginoon, pinakikita nyo kung paano kayo nakikialam at paano nyo binabago ang aming mga buhay. At ito po'y dahil lamang sa biyaya ninyo. Kaya po, salamat dahil nandiyan po ang disiplina ng iglesia, nandiyan, Panginoon, ang mga kapatiran na naglalayon na maitulak ang bawat isa sa kabanalan, hindi sa kapahamakan. Kaya dinadalangin namin, Panginoon, patuloy kami magpasakop sa iyong salita, magpasakop kami sa isa't isa upang patuloy kami magkatulungan na magpabanal sa isa't isa sa pamagitan ng iyong pong pagdingap sa amin sa tulong ng iyong ng Espiritu at sa iyong salita na aming pinananampalatayanan. Ganon din, Panginoon, patuloy namin tinataas sa iyo ang mga tinatangkilik ng inyong mga anak, ang kanilang mga trabaho, mga negosyo at mga pag-aaral, at nalalaman namin na hindi po nagiging madali ang mga panahong ito, lalo na sa aming mga pinansyal na pangangailangan. Kaya po dalangin namin ang inyo pong pagbibigay ng kalakasan at ng katalinuhan sa mga nagtatrabaho at nagnenegosyo, ang patuloy niyo pong igawad na kami po ay maging malakas at matatag na patuloy magtitiwala sa iyo. Hindi man ganun kalaki ang aming kinikita ngayon sa mga panahon ito, tinitiwala namin sa iyo na patuloy kayong nagsusupply ng mga pangangailangan namin at ito po'y sapat-sapat para sa aming pangangailangan. Kaya tinataas din po namin sa mga nag-aaral, patuloy nyo nga silang bigat ng katalinuhan at kasipagan na sa lalong madaling panahon, matapos nila ang kanilang pag-aaral at maging kasama sila at katuwang sa kanilang mga pamilya sa pagtataguyod nito at pagsusuporta sa pangangailangan nila, maging sa pagsuporta sa iglesia. Ganon din, O Diyos, tinitiwala namin sa iyo lahat ng aming mga tinatangkilik dahil nalalaman namin na ikaw, Panginoon, ang Diyos ng kasapatan at ng provision at providensya. At kaya salamat, salamat sa lahat, O Diyos, na pinagkakaloob nyo na meron kaming masusumpungan na kakontentuhan sa kung ano man ang iyong ibinibigay sa aming katugunan sa pangangailangan. Ganon din, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa iyo at itinataas ang financial na provision din para sa iglesyang ito. Dalangin namin, Lord, na sa amin pong mga struggles financially ay makita pa rin namin ang iyong providensya at magtulak ito sa amin ng patuloy na pagsuporta sa iyong iglesia upang mapanatili at matugunan ang mga pangangailangan sa iglesia, ang pinansyal, upang mapangyari ang mandato namin bilang isang iglesia, Panginoon, na maihayag ang iyong ebanghelyo sa bawat panahon at bawat oras at saan mong sulok, Panginoon. Ganun din, O Diyos, patuloy namin lalapit sa iyo mga kapatira naming mananampalataya sa iba't ibang iglesia na aming nakasama, Panginoon, lalo na sa araw na ito na paghahayag ng iyong salita sa bawat lokal na iglesia. Ang iba yung katalinuhan at kalakasan na igawad niyo po sa mga mangangaral, sa mga pastor, at maging sa kongregasyon, Panginoon, na makikinig ng iyong salita, na ma-enjoy namin, Panginoon, ang Lord's Day, na magbigay sa amin ito ng kalakasan, ng encouragement, at ng kapahingahan, Panginoon, sapagkat ito'y pinangako mo na ang presensya ninyo ay nandirito, na ang kapahingahan ay masusumpungan namin sa pagtitipon at ang kagalakan ay mamamalas namin. Ganun din, Panginoon, tinataas namin ang ARBC, Panginoon Joseph, Pastor Joseph Pelejo at ni Pastor Erdi Sabinorio, ang Trinity Neighborhood Church ni Pastor Joel Bigueta at ang First Reformed Baptist Church of Valenzuela ni Pastor Aris Liboro. Tinataas namin sa inyo itong mga iglesyang ito, Panginoon, na patuloy nga pong gamitin na sila'y patuloy na lumaki, Panginoon, at lumago sa pananampalataya, maging ang iglesia nila Pastor Eli Kanya, Panginoon, ang
Reformed Church sa Malabon, Panginoon, dalangin namin na tulungan niyo rin sila na magampanan ang kanilang mga mandato. Lalo ngayon na meron silang event, Panginoon, sa kanilang panambahan, dalangin namin, Lord God, na ito po'y maging successful at may hayag ang iyong ebanghelyo, Panginoon, sa pag-aaral nila patungkol sa mga Bibliyang kaparaanan ng pagiging isang leader ng pamilya sa kanilang mandato sa iglesia, Panginoon. Ganon din, Panginoon, tinataas namin ang mga iglesia, ang mga outreach, Panginoon, na patuloy nga pong nagnanais na maging isang ganap na iglesia. Simula, Panginoon, sa Rodriguez Reformed Christian Outreach ni Pastor Raymond Mendoza, ang Sovereign Grace Community Church ni Pastor Jonathan Orbe and Pastor Dave Orbe, ang LJLJM Reformed Church ni Brother Peter Cantuba, ang Real Christian Church ni Brother Manuel Almudiel Jr., ganoon din, Panginoon, ang City Nights Church ni Pastor Sime Espiritu, at dalangin namin na sa mga outreach na ito at mga iglesyang ito ay patuloy kayong kumilos na magampanan nila, Panginoon, ang mga kinakailangan upang sila ay patuloy na maging isang ganap na iglesia by way of covenanting, na makita nilang kahalagahan nito at ito'y magampanan nila sa lalong madaling panahon. Ganoon din, Panginoon, ang provision, ang kalakasan at ang pagkakaisa patuloy igawad sa bawat tokal na kongregasyon at mga iglesia na aming nabanggit. Salamat o Diyos, at maging sa aming lokal na iglesia sa aming pag-aaral ngayon. Sa maghapong ito, ang iba yung kalakasan ng patuloy niyong igawad sa amin at sa mga tatayo sa pulpitong ito. Patuloy niyo kami itago sa likuran ng krus at pangalan mo lamang ang may taas at may dakila. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po ngayon ay nasa bagong ano na, no? Bagong buwan. At ito yung ikapitong araw ng unang buwan, ay ng unang linggo ng buwan ng Mayo. Napakaganda kasi nasimula ng Lunes. So, ito yung ika-seventh day. Kaya parang saktong-sakto. At ngayon ay meron ikalawang buwan ng second quarter ng taon. Kaya tayo ngayon ay haharap sa ano, no, sa panibagong serye, o hindi man ito serye kundi tema ng ating pag-aaralan. Kaya kung makita niyo po ngayon sa inyong mga sermon notes na sinend ko po sa GC, pwede niyo po 'yun ngayon buksan upang magkasabay-sabay tayo sa pag-aaral, no? Masundan nyo ang aking mga pinupunto. Yung nga po, makita nyo may mga spaces dyan para sa mga notes. Pwede nyo po yung sulatan o i-type kasi nasa online pala, no? Soft copy. Pwede nyo i-edit yan at maisulat nyo yung mga punto o yung mga sub-points para sa pag-aaral natin ngayon. Makita nyo po sa tema po natin ngayon, ito ay pumapatungkol sa stewardship or yung pagiging katiwala. Tema po natin is stewardship, managing God's resources wisely. At paninimulan po natin to, sisimulan natin sa ano nga ba yung pagiging mabuting katiwala at ano ba yung pinagkatiwala sa atin. Kaya po ang title ng ating mensahe ngayong umaga ay ang mabuting katiwala ng mabuting balita. At ito po ay aaralin natin at sama-sama nating basahin ang ating haliging salita ngayong umagang ito. Inanyahan po lahat ay tumayo at ating pong bigyan ng paggalang ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po ay makita sa aklat ng Efeso, chapter 2, verse 8 to 10. At tayo ay sabay-sabay, no? Pero ako na lang po ang babasa ng malakas para may kaayusan. Muli po ito ay makita sa Efeso, chapter 2, verse 8 to 10. Ito ang salita ng Diyos. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Darako naman po tayo sa Mateo, Kapitulo 25, talatang 31 hanggang 46. Matthew 25, 31 to 46.
In verse 31, ito ang salita ng Diyos. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, upo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at kayo'y inyo at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y iyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya hubad at aming dinamitan? Kailan po namin kayo nakitang nagkakasakit o mabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sinabi ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay at na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noon ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan." Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y makakaupo. Ang ating pong binasa, doon po muna sa Epeso, ay ito po ay naisulat ni Pablo sa kanyang ilan bilang sa mga epistles na naisulat niya, at ito po ay naisulat niya nung siya ay naaresto. Sa kanyang pong pagkakasulat, nais po niyang ipakita kung papaano yung katotohanan ng ginawa ni Kristo at ng Diyos sa ating pagkakaligtas, no? Yung pinag-aralan natin, nag-series ng Ephesians, first three chapters, the theological or yung theoretical na pagkakaligtas, at yung kalahati naman ng Epeso ay yung practical. Ito'y pinakita ni Pablo sa mga taga-Epeso para maipakita niya ang kaliwanagan ng pagkakaligtas sa isang Kristiyano upang hindi siya maging mangmang kung paano ba siya mamuhay, kung paano siya kumilos at papaano gumalaw bilang isang mananampalataya. Ito po ay napakaganda sapagkat pinakikita nito yung katotohanan hindi lang sa mga taga-Epeso, ngunit para po sa lahat ng mga mananampalataya sa anumang panahon at anumang oras ng mundong ito. Kaya po sa ating pag-aaral, nais ko na makita natin ang ating mga sarili kung paano tinidescribe ni Pablo ang ating kaligtasan, at hindi lang yung kaligtasan natin, kundi anong implikasyon nito sa ating pagmumuhay sa panahong ito. Makita natin, no, sa aking illustration, may isa akong istorya na nais banggitin sa inyo na isa sa mga sikat na awitin ng mga evangelical churches noong 90s, kung kayo ay naka-attend na ng mga churches noong dekada 90, ay yung awit na pinamagatang Ikaw Lamang na isinulat ni Pastor Romel Guevara. Kung alam niyo tong awitin na ito, ito ay naging controversial kamakailan dahil sa questionableng liriko na nagsasabing, "Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, hindi kita bibiguin." Naging hindi magandang implikasyon ng linyang "Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, di kita bibiguin," sapagkat parang ito'y nagmamalaki o nagyayabang.
Nagkaroon ng maraming reaksyon sa social media. Isa ako sa nag-react dyan, nag-post ako, tinag ko si Pastor Romel sapagkat medyo hindi maganda yung kanyang pagkatanggap dun sa kritiko na mga sulat sa o mga post patungkol sa kanya. At maraming ang nagbigay ng magandang pananaw tungkol dito. Magandang pananaw sapagkat wala namang magsasabi na siya isang ganap na. Lalo na kung ikaw ay pastor, dapat ikaw ay nagpapakumbaba at tumatanggap din ng pagtutuwid. At kasama po dyan ay paghahayag ng katotohanan. At isa lamang ang totoo. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Totoo po yun. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga handog o ng mga gifts. At isa po dyan yung ebanghelyo. At makita po natin, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos hindi dahil tayo ay katiwa-tiwala, ngunit dahil tapat ang nagligtas sa atin na magpapanatili sa atin upang magawa natin ang pinagkatiwalang mandato ng ebanghelyo. Ngayon, ang tanong, hindi ba talaga natin binibigo ang Diyos? Pag ba sinabi natin, salamat Diyos, pinagkatiwalaan mo, ikaw lang nagtiwala sa akin. Napakagandang pakinggan. Pero yung sumunod na linya, sinabi na, hindi kita bibiguin ay napakamapangahas. Sapagkat araw-araw, binibigo natin ang Diyos. Hindi tayo nagiging tapat sa bawat panahon. Ngunit salamat na lang sa Diyos at pinagkatiwalaan pa rin tayo. Hindi dahil tayo trustworthy o katiwa-tiwala. Hindi yun dahil patungkol sa atin. Ito'y dahil sa patungkol sa nagtiwala. At sino ang nagtiwala sa atin? Ang Diyos. At sino ba ang Diyos? Siya lang naman ang tapat magpakailanpaman. Hindi siya nagbabago, hindi nagmamaliw ang kanyang mga pangako, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya. And that's the only reason why we can be trusted. Kaya tayo mapagkakatiwalaan. Dahil mapagkakatiwalaan ng Diyos na nagligtas at humirang sa atin. Ang mensahe natin ngayong umagang ito, ay ang mga hinirang ng Diyos ay hindi lamang niligtas at ginawang mabuti. Ngunit pinagkatiwalaan din ang mabuting balita na dapat maihayag saan mang sulok ng mundo hanggang sa muling pagparito ni Hesukristo. Hindi tayo niligtas lamang ng Diyos at ginawang mabuti para magyabang at sabihin natin ba, I am trustworthy. I am worthy. In fact, marami pong mga pastor, especially in the West, nagsasabi na we are worthy. Karapat-dapat tayo. Sa totoo lang, hindi tayo karapat-dapat. Ni isa man ay walang karapat-dapat sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit nailathala, na isulat, na ihayag ang Efeso chapter 2 verse 8 to 10. At ang sinabi doon, dahil sa kagandahang loob lamang ng Diyos. In English, it is by grace. Biyaya lamang ng Diyos. Kaya tayo nangaligtas. Hindi dahil mabait ka, magaling ka, matalino ka. Lahat yun ay basura lamang sa harap ng Diyos. Kaya kung tayo harap sa Diyos sa dala-dala natin ang ating kagalingan, kabaitan, katuwiran at kung ano pa man, walang bilang yun. Ito'y patuloy na pinaalala sa atin dahil ang bilis nating makalimot. Dahil sa pinakamalaking kasalanan ng tao ay ang pagmamalaki. Ang ating kayabangan na makita natin ang sarili natin, ang galing ko. Ako na ang pinakamagaling sa lahat. Pero makita natin, mga kapatid, ano ang katotohanan? Una, tuturo naman, baka nga naman magaling ka. Pero kumpara sa isang Diyos na banal, Diyos na banal, 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 wala tayong may pagmamalaki. It's only by His grace, sa kanyang magandang kalooban. Kaya tayo nabiyayaan. Kaya sabi po dito, hindi lang tayo niligtas ng Diyos para gumawa ng mabuti. Bakit? Pwede rin nating pagmalaki. Elect ako. Kristiyano ako. Kaya ako gumagawa ng mabuti. We can be so deceived by our own feelings of righteousness. Masyado tayong mataas ang tingin natin sa ating mga sarili na pinapamuhay natin yung kabutihan na labas sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya sabi po dito, ngunit pinagkatiwalaan din ng mabuting balita. Hindi lamang tayo niligtas para maging mabuti, ngunit merong mandatong binigay sa atin. At ano yon? Ang ebanghelyo, ang mabuting balita. At para saan? Upang ito'y mahiyag
sa bawat sulok ng mundo hanggang sa muling pagpaparito ni Hesukristo. This should be a comforting message for us this morning, but also something that will make our spine tingle and our hair, the hairs of our nape, yung buhok sa batok natin ay mangilabot. Bakit? Magbabalik ang Diyos. Magbabalik si Kristo Jesus at siya'y maghuhusga. Huhusgahan o hahatulan niya ang buong sangkatauhan. Ang unang punto natin ngayong umagang ito ay tayo ay pinabuti kay Kristo at pinagkatiwalaan ng mabuting balita. Ang tanging dahilan kung bakit tayo naging mabuti, kung bakit tayo naging banal, naligtas, at naging matuwid, ay dahil kay Kristo Jesus. Tanggalin mo si Kristo Jesus sa larawan, sa eksena, bali wala ang lahat. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Hindi lang tayo pinabuti, ngunit pinagkatiwalaan ng mabuting balita. Ano pong ibig sabihin nito? Tayo niligtas. Bilang kinapuputaan ng Diyos, tayo ay niligtas. Tayo yung object. Tayo yung sentro ng kanyang galit. Ikaw at ako. Tayo yung kinapuputaan ng Diyos. Balikan natin sa Efeso chapter 2 verse 2 to 3. Sa mga naunang talata, makita natin kung gaano kabigat ang ating pinagdaraanan, kung gaano kalalim ang ating kinalubugan. Makita natin kung saan ba tayo nasadlak, ano ba yung ating kinalalagyan bago tayo niligtas ng Diyos. Para makisabi natin na, ay, ako'y pinagkatiwalaan ng Diyos. Ako ay magaling, ako ay mahusay. Bago natin mabanggit yung mga bagay na yun, makita muna natin, gaano ba tayo kalubog sa kasalanan? Gaano ba tayo kalugmok sa kasalanan? Sabi po sa Ephesians, simulan natin sa verse 1. Nung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at sa mga kasalanan. Ano daw tayo? Tayo'y patay. At anong patay? Meron bang nagtitiwala sa patay? Meron bang kakayahan ng patay? Meron ba siyang kayang gawin? Verse 2, sinisunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Kaya po sa unang punto natin ngayong umaga, makita po natin, niligtas ang kinapupuutan ng Diyos. Iyon ay ikaw at ako, tayo kinapupuutan ng Diyos. Tayo ay sumusuway sa kautusan ng Diyos. Kaya tayo kinapuutan dahil may mandato, mayroong direktiba na bigay ang Diyos. Ngunit ito ay sinalungat natin, sinuway natin. Sumusuway sa kautusan ng Diyos. Yun po ang kinamubutan ng Diyos. Pangalawa, hindi lang tayo sumusuway sa kautusan ng Diyos. Pangalawa, namumuhay ayon sa pagnanasa ng laman. We are living in the lust of our flesh. Kung anong naisin ng laman, yun ang ginagawa natin. Tayo ay nagre-rebelde sa Diyos, sumusuway tayo sa Kanya, at hindi ka lang basta sumusuway, namumuhay ka nang hindi naayon sa kalooban ng Diyos. At ano yon? Yung pagnanasa sa laman. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Pagnanasa ng nakikita, anong maganda sa paningin mo, base sa iyong standard kung anong maganda. Ang pagnanasa sa ating laman kung ano yung makapagsatisfy sa ating flesh. At yung pride of life, yung kayabangan ng ating buhay na parang kaya na natin ang ating mga sarili. So tayo niligtas ng Diyos, salamat na lang. Kaya ka niligtas dahil ikaw yung kinapupuutan. At ang dati mong buhay, ikaw ay sumusuway sa kautusan ng Diyos at namumuhay ka sa pagnanasa ng laman. Pangalawa, niligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Niligtas ka sa ikaw ang kinapupuutan ng Diyos at ikaw ay niligtas. At niligtas ka dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. We are saved by grace through faith. And the truth is,
It is a gift. Ito ay regalo. Pag sinabi po natin regalo, hindi natin ito binayaran. Wala tayong pinagpaguran para makuha yung bagay na binigay sa atin ng Diyos. Ito'y isang regalo lamang. Kaya sino tayo para magmalaki sa Diyos? Binigay niya lamang ito. At ano po ang magiging sanhi nito, mga kapatid? Kapag ikaw ay tumanggap ng regalo mula sa Diyos, in view of God's wrath and His mercy and grace, pag nakita mo yung buong picture, ano magiging resulta niyan? Nagsasanhi ng kapakumbabaan. Niligtas ka sa kagandang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y regalo at ito'y nagsasanhi ng kapakumbabaan. Ang resulta ng isang ng kaligtasan ng mananampalataya, kung talagang naintindihan niya ang ebanghelyo, ay nagpapakumbaba siya sa Diyos. Meron siyang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Dapat natin tandaan, niligtas tayo ng Diyos mula sa pagiging walang silbi patungo sa pagiging lingkod ni Hesukristo. Wala tayong kasilbi-silbi nung tayo pa'y nasa kasalanan. Paano ka magsisilbi sa Diyos? Kinamumuhi ang Kanya. Hindi ka maisama sa bilang ng mga matuwid dahil ikaw nga ay makasalanan. Lahat ng gagawin mo, kahit sinasabi mo ito'y para sa Diyos, ay pawang basura lamang sa harapan ng Diyos na banal. Ngunit salamat sa Kanyang biyaya, niligtas niya tayo para yung walang silbi ay magsilbi at maging lingkod ni Hesukristo. Ngayon, nais ko po muna tayong dalihin dun sa mga naunang talata ng Mateo 25 bago yung paghuhukom. Pag pinag-uusapan kasi yung stewardship, isa to sa mga ginagamit, the parable of the talents. Yung mga talento na binigay ng Panginoon. Talents ang ginamit na salita, hindi dahil ito'y piraso ng ginto, ano, kundi mas binabasihan nila yung bigat. Hindi yung dami, yung bigat ng talento. Ito'y binahagi sa tatlong klaseng manggagawa o tatlong lingkod. Una ay binigyan ng marami kaysa sa pangalawa, at yung maraming binigyan ng marami ay napagkatiwalaan at napalago niya yung kanyang yung pinagkatiwala sa kanya ng Diyos o ng Panginoon na nagbigay sa kanya, pinagkatiwalaan siya. Ito'y nagbunga ng mas marami pa, lumago. At kinalugdan siya ng Panginoon. Tinawag siyang good and faithful servant. Yung pangalawa ay ganun din naman. Mas kakaunti ang binigay sa kanya, ngunit ito ay nagamit pa rin niya upang mapalago. Siya rin ay tapat. At kanyang naipagsulit sa Panginoon ang mga talentong binigay sa kanya at nagalak ang Panginoon. Ang pangatlo ay sinabi po doon sa mga naisulat sa Biblia na siya ay binigyan ng kakaunti. At sa kanyang ginamit na sariling karunungan, naisip niya, alam ko na kayo ay isang malupit na Panginoon. At kayo ay, sabi doon, ay hindi ko madadaya o talagang mabangis. Kumbaga, ganyan ang description niya sa kanyang Panginoon. Kaya sa kanyang quote-unquote takot na mawaldas yung talento, ang ginawa niya ito'y itinago niya lamang. At pagbalik nung Panginoon, sabi sa kanya, nasaan na ang pinagkatiwala ko sa iyo? Nung siya'y singilin, ang sagot niya, ito po'y tinago ko para hindi na masayang o hindi mawala dahil ako'y natatakot sa inyo. Pero sa totoo lang, ang pinaka-problema at pinaka-kasalanan nung pinagkatiwalaan yon ay makita natin, napaka-bigat. Hindi ito takot sa Panginoon na nagbigay ng talento. Ito yung kasalanan ng katamaran. Ano yung katamaran? Hindi kabagalan, ha? Ito yung mabagal. Meron naman talagang mabagal kumilos o hindi ganun kagaling dumiskarte. Pero ang katamaran ay yung talagang walang bunga. Hindi siya ginamita ng kahit anong effort man lang na subukan na palaguin yung talentong binigay sa kanya ng Diyos. Ngunit ito'y nilihim, kinubli. At ang sabi ng Panginoon, kung ito sana'y ininvest mo sa komersyo o sa banko, sana tumubo pa. At anong naging hatol sa kanya ng Diyos? Yung kanya, nakakaunti, ay binigay pa doon sa mas marami.
at siya'y pinatapon dun sa kadiliman. Nakakalungkot yung storya na yon kung makikita lang natin na ito'y storya na parang hindi ako yan. Hindi ako yung gagawa niyan. Marami akong talents. Marami akong pinagagamit sa Panginoon. Ang problema po dito ay hindi niya nakita yung talento o hindi niya nakita yung halaga. In fact, parang pinapahalagahan niya nga ito masyado at natatakot siya na ito yung madispalinghado niya o masayang o mawala. Nakakatakot dito ay yung naging standard niya, yung sarili niya. Standard niya na mas alam ko kung paano ito iingatan. Hindi niya ito pinagkatiwala. At hindi niya sinunod kung anong mandato niya. Siya'y pinagkatiwalaan para ano, itago? Siya ba'y sinabihang, oh, kailangan pagbalik ko, intact pa rin yan, ha? Kung ano yung binigay sa'yo, yun pa rin. Hindi. Ito'y binigay with the thinking ng Panginoon at ng nagkakasundo ang mga lingkod na ito na dapat may bunga. Ito ay lalago. May inaasahan. May binigay at inaasahang ito'y lalago. Ngayon mga kapatid, ngayong umagang ito, nais kong makita natin ng pagliligtas sa atin ng Diyos ay pagbibigay din sa atin ng kaloob. Ang pangalawang punto po natin ngayong hapong umagang ito ay ang pinagkatiwala sa atin ng mabuting na mabuting balita ay hahanapan ng mabuting bunga. Ulitin ko po. Ang pinagkatiwala sa atin na mabuting balita ay hahanapan ng mabuting bunga. Lahat tayo ay binigyan ng ebanghelyo ng Diyos, naka-receive ng mabuting balita. Bago natin isipin yung kanya-kanyang mga kaloob ng Diyos, yung mga gifts na binigay sa atin, pantay-pantay tayo in this area. All of us have received the gift of salvation. It is a gift. Ang pananampalataya ay biyaya, ay isang regalo. Binanggit po sa ating binasa at basahin po natin muli. Sabi po dito, sa verse 8, sapagkat dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, kayo ay daligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. It is a gift of God. Kaya bago natin pag-usapan kung ano man talents o yung mga pinagkaloob sa inyo ng Panginoon na mga material na bagay at malus focus tayo, bahaba-haba itong buwan na to para pag-usapan natin ang iba't ibang klaseng stewardship at ano iba't ibang aspeto nito, magsimula tayo sa pinaka-importante. Ano yung tinanggap natin? Lahat tayo tumanggap ng ebanghelyo. All of us received the gospel message and the salvation that comes along with it. Yung kaligtasan na nagmula na naging sanhi nito. Sabi po sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang magmamalaki, may pagmamalaki ang sinuman. Hindi ito bunga ng ating mga gawa. Ito'y regalo sa atin. Kaya kung ang ating pananampalataya ay binigay ng Diyos at may mabuting balita, tayo ay inaasahan na magkaroon ng mabuting bunga. At nilathala din yan pagkatapos sabihin na ito'y hindi nyo gawa, ito ay hindi nyo pagmamalaki, sumunod na sinabi sa ating teksto, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. May inaasahan. The gospel message is not just a message. Ito'y may inaasahan na bunga. Inahanapan tayo kung ano ba ang paglago natin sa ating pananampalataya. Kaya makita po natin ngayong umaga, ang mabuting balita ay dapat ay maingat na inihahayag. Ito'y dapat maingat na inihahayag. Pinagkatiwalaan ka ng mabuting balita, dapat habang ikay nabubuhay, mabuti pa rin yung balitang daladala mo at inihahayag mo. Kagaya ng pinagkatiwalaan kay Pablo na ebanghelyo,
The gospel message, hindi niya ito isinalaula. Maingat niya rin itong ibinahagi sapagkat ito'y magbubunga. Kapag ang kapahayagan ng mabuting balita ay maingat na inihayag, nagbubunga ito ng mas maraming ani. Pangalawa, ang mabuting balita ay maingat na isinasabuhay. Hindi lang ito ibinabahagi, inahayag, ngunit ito isinasabuhay. Mula sa tumanggap ng biyaya ng Diyos, binigyan ng regalo ng kaligtasan ng Diyos, pinagkatiwalaan ng Diyos ng ebanghelyo, we are the gospel bearers. Dala-dala natin, we are the heralds of Christ. Tagapagsalita ni Kristo. At ang ebanghelyong yan ay dapat hindi mabahira ng kahit anong dungis o kahit anong bawas o dagdag. Dapat malinaw ang ating inahahayag na ebanghelyo. At kung ito iahayag natin, magbubunga ito, mga kapatid. Magtiwala tayo. Magbubunga ito. At pangalawa, hindi lang ito magbubunga sa iba, ngunit kailangan makita yung bunga sa ating mga sarili. Kailangan maingat natin itong isabuhay sapagkat may pagparito ng Panginoon. Babalik ang Diyos at siya'y maniningil bilang isang mabuting Panginoon na nagbigay ng mga kaloob. Nais niyang makita ko anong bunga nito. At sa dulo po ng Mateo, napakahirap nitong talatang ng chapter na ito, no? Kung paano ipapaliwanag sapagkat napakaraming view pagdating sa eschatology. At karamihan ang mababasa mo, dispensational, na pagkatapos ng tribulation, kung saan saan na nakarating. Pero ang pinupunto lang naman ay magbabalik ang Panginoong Diyos at siya'y maghuhusga. At sa kanyang pagbabalik, magbabalik si Kristo. At basahin po natin muli yung teksto sa Mateo 25. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Iba't ibang bansa, ngunit dalawa lang ang pagkakabukod. Ano yon? It's not about Jews and Gentiles na pinagbukod ng Diyos. Tandaan natin, lahat ito ng mga bansa. At ang pagbubukod ay hindi, ano ka ba, Koreano ka ba, Inchik ka ba, Pilipino ka ba, Aleman ka ba, hindi. Ito'y patungkol, ikaw ba isang tupa o isang kambing? At ang pagbubukod na ito ay ilalagay sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa naman ng mga kambing. In verse 34, kahit sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, pinagpala ng aking ama. Blessed. And who are these people? These are the elect of God. Ito yung mga hinirang at pinili ng Diyos na pinagkatiwalaan niya ng mabuting balita ng ebanghelyo. At napakaganda ng pagkakabigay dito ng reward ng Panginoon, ng paghatol ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang hinanda para sa inyo. Wala pa nang likhain ang daigdig. Mula palikain ng daigdig, meron siyang pinili. At yung pinili niya ay para sa kaharian ng Diyos. Mula palikain ng daigdig ay para dun yung sa mga hinirang niya. At binanggit din natin sa Efeso chapter 2 verse 10, sabi doon, meron ang nakahandang mabubuting gawain. May inahanda na sa atin. At yun ang inaasahan. At sabi po dito, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hupad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. These are the good works na binabanggit sa Ephesians chapter 10. Na kinakitaan sila. Inihanda na ito ng Panginoon at ito dapat ang tahakin ng pinagkalooban ng mabuting balita ng Diyos. Itong magiging bunga natin. Itong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. In verse 37, sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagugutom at aming pinakain o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo aming dinalaw?
Yung tanong ng matuwid ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. Hindi niya sinabi, o sabi sa iyo, Panginoon, ang galing ko, di ba? Lahat yung ginawa ko kasi mabait ako eh. Pinagkatiwalaan mo ko ng mabutang ebanghelyo at napamuhay ko ito ng matuwid. Kaya ako ginawa yung mga bagay na yan. No, but he was, the righteous was very unassuming. Hindi siya assuming. Hindi siya nagmamalaki. Sinabi niya, kailan ito, Panginoon? Kailan ito naganap? I'm not even aware. Ano yung sabihin? Wala siyang pakialam? Hindi. Hindi siya nag-a-assume na ang kanyang mga ginawa ay may bilang. Kasama sa kanyang pagpapakumbaba ay deklara yung katanungan, kailan po namin kayo nakitang nagutom at pinakain? These are the question of the redeemed na nagpapakumbaba sa Panginoon Diyos. Ang kabaliktaran doon naman sa mga wicked o sa mga hindi hinirang ng Panginoon, sa mga nasa kaliwa, sabi, lumayo kayo sa harapan ko, in verse 41, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na namamatay at inihanda para sa Diablo, sa kanyang mga kampon, sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauhaw, hindi ninyo pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. In verse 44, sagot nila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? Parang parehas lang yung tanong eh, no? Pero ang kakaiba dito, na hindi namin kayo tinulungan. Inaasum na kung meron mang pangyayari, ginawa namin yun. We've done everything. Yung pinagkatiwala mo sa amin na mabuting gawa ay ginawa namin. At sasabihin ng hari, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ay isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Ano nangyari? May pagkakait sa mabababa. Maaring ginampan na nila itong mga bagay na sinasabi base sa kanilang standard kung sino ang dapat tumanggap, kung sino dapat ang kakitaan, ang dapat makaranas. Pero yung lahat ay walang bilang. Bakit walang bilang? Ang may bilang ay binanggit sa nauna. Balikan po natin sa verse 40, sabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Ang pinagkatiwalang kaloob ng Diyos, it is for the benefit and the disposal of our brothers and sisters. Sa kontekstong ito, sino ba yung mga nakakulong sa panahon na kinakausap ng Panginoong Kristo? Sino yung panututukuyan niya? Tandaan natin yung mga unang disipulo ng Panginoon, nakakulong, nagutom, nahubaran, at ito'y ginampan na nila ng iglesia. Bilang pinagkatiwalaan ng Diyos na ebanghelyo, isinabuhay nila ng maingat ang ebanghelyo. Ang regalo ng kaligtasan ay hindi nila winaldas. Ito'y maingat nilang pinamuhay. Hindi lamang maingat na inihayag. Kahit anong ingat mo, kahit orthodox pang pagtuturo mo, kahit alam mo na lahat ng bagay dito sa mundong ito patungkol sa teolohiya, kung hindi ka maingat sa pamumuhay, sabi ni Richard Baxter, nakakatakot na ikaw ay ma-disqualify. So you should be careful about how you live. Paano tayo mamuhay? Dapat maging maingat. At anong iniingatan natin? Yung buhay ba natin? Iligtas tayo ng Diyos. Ang iniingatan natin ay yung ebanghelyo ng Diyos. Hindi lang yung paghahayag, ngunit yung pamumuhay nito. Na kailangan nagtutugma ang ating pamumuhay sa ating sinasabi. At ito'y napakahirap. Isipin ninyo, kailan? Kailan namin ginawa itong mga bagay na ito? Tinatanong, kina-qualify. Pero ang sagot ng Diyos, ginawa niyo ito para sa akin kung ginawa niyo ito para sa inyong mga kapatid. Sa madaling salita, ang una magbebenepisyo ng mga kaloob ng Diyos, kung tayo iningatan at pinagkatiwalaan ng Diyos, if you are a good steward and you want to be called my good and faithful servant, walang ibang beneficiary na uunahin
kundi yung kapatid mo sa Panginoon. Kamusta ba ang pagbibitagan mo sa iyong kapatid? Kamusta ba ang pag-iingat mo sa iyong kapatid? Kamusta ba ang pagbibigay mo sa iyong kapatid? Kamusta ba ang pag-ibig mo sa iyong kapatid? Kamusta ba ang ebanghelyo na pinamumuhay mo sa iyong kapatid? Tandaan po natin, ang nakahandang mabuting gawa ay ang pinagkatiwala, ang pagkakatiwala sa atin ng Diyos ng ebanghelyo. Hindi dapat ito nililihim bagkos pinamumuhay ito. The gospel must be lived out. May pahayag ito. May pamuhay ito. Padala natin sa ating pamuhay. Sa aking pagtatapos, tayo bilang hinilang ay pinagkatiwalaan ng Diyos gawin ang kanyang mandato. Maingat nawa nating maihayag ang mabuting balita. Maingat nating ipakita ang bunga ng ating pananampalataya sa mabuting balita. At ito'y aktibong ginagawa ng buong lakas, buong galing, at buong sipag. The fruit of the gospel, yung bunga ng ating pananampalataya sa ebanghelyo, ito yung pinaka malaking regalo na binigay sa atin ng Panginoon, regalo ng kaligtasan dahil sa pananampalataya natin sa ebanghelyo. Bilang hamon, ikaw ba ay tagapag-ingat ng mabuting balita? Ikaw ba ay mabuting katiwala ng mabuting balita? Ito yung mga hamon na dapat hinaharap natin sa araw-araw. Bago tayo kumilos, gumalaw, magsalita, ito ba ay kakikitaan ng pag-iingat natin sa kaloob na binigay sa atin? Ang iyong bang sunod na gagawin, ang iyong bang sunod na sasabihin ay magbubunga ng katwiran at kabanalan? Ito ba ay magtutulak sa iyong kapatid para mas maging kawangis niya, kaimahin niya si Kristo? Ito ba ay magtutulak sa iyo ng mas maging banal ka? Hindi ito patungkol lamang sa kayamanan o sa mga tinatangkilik natin. Ito'y patungkol sa pagiging kagaya sa wangis ni Kristo Jesus. Bilang mananampalataya, tayo niligtas ng Diyos hindi dahil sa tayo'y katiwa-tiwala, ngunit mapagkakatiwalaan natin ang ating tagapagligtas. Ang pagliligtas sa atin ng Panginoon ay nagbabago sa iyo at sa akin upang mapag-ingatan ang kayamanan ng ebanghelyo. Ipamuhay mo ang nakahandang mabubuting gawa na magpapalago sa iyong pananampalataya at sa pananampalataya ng kapatiran. Ito po, introduction lamang patungkol sa pagiging good steward natin. Magfi-fail tayo kung magaling tayong mag-ingat ng mga pisikal o mga temporal na kayamanan, ngunit ang ebanghelyo ay naiwawaltas natin. Nawawala natin ang silbi. Para sa hindi mananampalataya, malaman mo na ang pagtitiwala mo sa iyong sarili ay hindi magdadala ng tagumpay at kaligtasan. Pawang kaparusahan ang naghihintay kung ikaw ay hindi makakasumpong ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Pagtiwalaan mo ang kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo na tanging dahilan ng iyong kaligtasan. Magsisi ka at manampalataya ngayon at hindi bukas. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa inyo pong pagsugo kay Kristo Jesus na dahilan ng aming pagkakaligtas sa pamagitan ng iyong awa, ng iyong habag, ng iyong biyaya, ng iyong kagandahang loob, kaya kami naligtas at sa pananampalataya na niregalo mo sa amin. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyo sapagkat alam namin na wala kaming maipagmamalaki, na lahat ng aming tinanggap na kabutihan na bunga ng iyong ebanghelyo ay hindi para sa aming kasiyahan lamang o sa gratification ng aming mga ego o ng aming mga sarili, ngunit ito'y para magamit namin sa kilalawak ng iyong kaharian at sa ikababanal ng iyong iglesia. Dalangin namin, Lord, patuloy namin maingat na maihayag ang ebanghelyo at maingat din namin itong maipamuhay bilang pinagkatiwalaan mo. Darating, Panginoon, na kami ay kakasala, matatalisod, makakalimot. Ngunit salamat sa iyong biyaya, Panginoon, na hindi kayo kagaya ng ibang tao, Panginoon, na pinababayaan lamang ang mga nagkakamali. Ngunit kayo, Panginoon, bilang Diyos na banal, ay sisiguraduhin nyo kaming mga tao na iyong hinirang mula sa lusak ng kasalanan, mula sa iyong puot, sa ilalim ng iyong puot, kami niligtas mo at patuloy mong pinapabanal.
Sa aming pagkakasala, kami nililingap mo. Kami ay nililinis mo. Kaya patuloy mo kaming paguhin at magampanan namin ang pinag-iingat mo sa amin na mga kaloob. At yun po ang ebanghelyo. Patuloy mo kaming samahan sa maghapon, sa pag-aaral namin yung salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.